ito na ako na po ay inatasan mag-devotion, pero kahit may kaba, pero alam natin na ang Lord ay sumasama sa atin. Ang Holy Spirit ang mag-lead sa atin sa umagang ito. Basahin po natin, ang ating title is Continuing the Race. Magpatuloy lang po tayo sa takbuhin natin o pamakamit natin yung reward natin sa Panginoon. Basahin po natin ang Philippians 3:12-21. At ito na lang po. 3:12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. 14. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala na pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. 15. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakantana. 17. Mga kapatid, magkaisa't kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. 18. Sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon at kayong luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng cross ni Kristo. 19. Kapahamakan ang kahinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay hilik ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. 20. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula roon, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagabagligtas. 21. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ginamit niya sa pagpasuko sa lahat ng bagay. Ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Purihin ang mga banal ng salita. Lord, salamat po sa mga verse na ito, Panginoon. Turuan mo lang, Holy Spirit, maayos ko na pagbigkas, maayos ko na maparating, Panginoon, na maintindihan nila, Panginoon, na itong lahat ng mga utos, mga nakasulat dito, Panginoon, ay masundan namin, Panginoon. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, ilid mo ako hanggang matapos ko itong verse na ito sa Philippians 3:12-21. Sa pag-intindi ko po dito, tayo bilang Kristiyano ay nakakilala na sa Panginoong Diyos na siya ang ating tagabaligtas sa ating mga kasalanan. At bilang mga tayo ay mananampalataya na, ay meron tayong layunin kung paano natin matagumpayan ang takbuhin bilang mananampalataya. Tayo ay hindi paganap. Tayo ay nag-umpisa pa lamang sa takbuhin ito na kung paano natin matagumpayan ang takbuhin bilang mananampalataya. Nag-umpisa pa lang po tayo sa ating takbuhin. Wala pa tayo ipagmalaki. Wala pa tayo sa kalingkingan na ang ginawa ng Panginoon sa atin ay sinilbos niya tayo sa ating mga kasalanan. Inapo niya ang ating mga kasalanan. Wala pa tayo sa kilingkingan na ginagawa natin. Bagos, magsikap po tayo na makamit natin yung gantimpala sa pamamagitan niya na siya po ay ating Diyos na makapangyarihan. At sumikap kung paano tayo
makasunod sa kanyang kautosan. Tayo ay katulad ng isang manlalaro o atlita na bago ang labanan ay magkaroon mo na siya, mag-insayo mo na siya o magkaroon ng isang training upang makamit niya yung gantimpala bilang isang manlalaro. Kung paano niya matagumpayan bilang manlalaro. Nung tayo ay namuhay pa sa sanlibutan, tayo ay patay pa sa espiritu. At ngayon na tayo ay nakakilala na tayo sa ating Panginoong Diyos, na siya ang tunay niya Diyos sa espiritu, ang sinasamba natin sa espiritu at katotohanan. Ang lahat nating mga kapagkakamali ay isuko natin sa kanya kung ano man ang ating kasalanan na gawa dito sa sanlibutan. Ano ba itong mga isusuko natin? Example lang po sa ating bilang tayo mananampalataya, hindi maiwasan na tayo ay magkaroon ng kampuhan, pero ipanalangin natin ang Diyos lang, ang Diyos ng kayusan, na isuko natin yung ugali na yon. Number two, yung maling pag-iisip, yun ang pag-iwasan natin, na yung maling pag-iisip is number one na yung makaano sa ibang tao. Makakaano tayo ng salita, pag-iisip, maling pag-iisip, pero si Lord lang talaga yung makapagbago sa atin. Pag manalangin tayo na baguhin ang pagkatao natin, ang buong pagkatao. Maling pag-iisip at higit sa lahat, yung mapanghusga. Kasi ang Diyos lang po ang makapanghusga sa atin. Kasi siya ang nakahalam kung anong laman natin na puso. Example. Ang pagkatawag sa atin ay hindi po aksidente. Tayo pa ay pinili na ng Diyos, na mga anak ng Diyos. Tayo po ay mamamayan na ng langit. Isikapin natin na makasunod sa Kanya, kasi po tayo ay, kung makasunod lang po tayo ay bilang Kristiyano, tayo po ay tinawag na mga anak ng Diyos. Basta sumunod lang po tayo sa Kanyang mga utos. Kung paano tayo masunod, depende lang po sa ating paano natin nagawa. Alalahanin natin na hindi lahat ay makamit ang corona o gantimpala sa Panginoon. May kanya-kanya tayong takbuhin bilang mananampalataya. Ang Diyos ay nakatingin lang po sa ating paano natin nagawa o paano natin masunod. Nakadepende na sa ating bawat isa kung paano natin gawa ng paraan na yung takbuhin na yun, may kanya-kanya tayong takbuhin. Depende sa ating gawa, kasi ang Diyos ang nakakaalam sa atin kung ano ang laman ng ating puso. Meron ba ako mga examples dito? Tatlo lang. Number one is ang estudyante. Bilang estudyante, ano ang goal ng isang estudyante, di ba yung makamit niya yung mga rewards. Mag-aaral ng mabuti, parang yung pangarap niya na maki-achiever, siyempre mag-aaral ng mabuti, gagawa ng assignments, gagawa ng projects, at mga iba pang ipagawa ng teacher, parang yung goal niya na magkaroon ng awards o honors ay mabigay sa kanya. Dalawang example, sa mga empleyado, private or public sectors o anumang uri ng trabaho, magsumikap sila na magpagbutihin ang kanilang performance upang magkaroon ng promotion at makamit yung mga awards na pangarap nila na magkaroon ng reward sa trabaho. At number three, katulad sa isang batang atleta, habang tumatakbo, siya ay biglang nadapa. At upang makatayo, tinulungan siya ng kanyang tatay. Parang makamit niya yung race at ma-reach niya yung finishing line. At anong ginawa ng tatay? Tinulungan niya ito para makatayo. So, ang bata tumayo at nagpatuloy sa takbuhin yon. At nakamit pa niya yung reward na yon at nag-standing ovation pa. Na itong lahat ang palapakan sa kanya kahit natapakan siya. Katulad natin, mga pagsubok sa buhay, hindi tayo basta-basta sumuko. Tatayo siya at tatayo para magampanan yung role natin bilang
yung ma-achieve natin yung race natin bilang mananampalataya. Mapatuloy lang po tayo sa ating takbuhin. Masumikap tayo at matyaga na maglingkod sa Panginoon. Ganyan mag-isip bilang Kristiyano. Magsagawa tahuwag tayong mapagod o magsawa kasi ang ating Panginoon ang nagbigay kalakasan sa atin. Ang Holy Spirit ay siyang magturo sa atin. Kung hindi man natin maintindihan, pero nandiyan ang Holy Spirit mag-lead sa atin patungo sa takbuhin ito. Last verse, 1 John 5:4-5. Sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya ni Jesus ang anak ng Diyos. Napakabuting verse na ito na tayo ay sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya. Sino ang nagsumampalataya dito sa Panginoon? Yes, amen. Ang Lord lang, siya lang ang ating Diyos na sinasamba, na makapangyarihan sa lahat, na dapat ating sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Yan lang po ang aking devotion to God, the Lord, the glory.